Makakausap po natin ang isa sa mga sinusubaybayan talaga sa Quadcom and other hearings, First District of Zambales, Representative Jay Konghoon. Nasa linya po natin at malaman natin. Congressman Jay, good morning po. Si Peter at Rica. Good morning po, Kuya Peter at Rica. Lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po sa inyo. Thank you for joining, Congressman. Salamat po. I don't mind saying na isa po kayo sa mga... talagang inaabangan. Oo, kapag mayroong sustansya ka nga yung sinasabi. Yung mga so Congressman Jay, ano ba talaga ang estado? So tutuloy na itong hearing ng Quadcom ngayon dahil nandoon na si dating Pangulong Duterte. Actually, nandito na po kami ngayon. Nagre-ready na po kami. In 3 minutes po magi-start na yung Quadcom hearing at nandito na rin po sila dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Oo. Kasama po sila kanyang legal counsel si Sam Panelo. Dito rin po sila. Okay. Well, I know we will have to keep this quite short dahil baka magsimula na nga po. Pero let me ask, no? Are there witnesses, kasi nga na-cancel nga po, ano? Meron bang mga witnesses who can actually confront the former president in terms of yung kanyang mga casualties sa drug war, EJ case and such? Nandito po, may mga bisita po tayo. Nandito po yung ating mga EJK victims. Nandito rin po sila dating Senator Laila de Lima at iba pang mga tao, no, na may kinalaman. Lalo na dun sa nakaraang war on drugs ng Administration Duterte. Opo. So we are just here. We want to find out the truth and magkaroon ng accountability, lalong-lalo na sa mga nangyari. Opo. Congressman, we saw the President's decorum doon sa Senate hearing at malamang sa alamang, hindi naman natin maiwasan. Ganun talaga ang ugali ng Presidente. So paano po yan? Meron po ba kayong kakayanan or is anybody planning to maybe put the cite the president in contempt if ever maging ganun pa siya? O paano niyo po ba balak kontrolin ang outbursts ng Pangulo if it comes to that? Siyempre, bibigyan natin ng respeto, na karapat-dapat na respeto ang dating Pangulo. Pero siyempre, hindi naman natin po pwedeng sirain, no, yung rules, no, ng komite, lalong-lalo na sa pagsasalita ng mga hindi tama. Kasi, una, maraming mga nakikinig din ng mga bata na nanonood at dapat maging formal at maayos yung mga salitang binibitawan, lalong-lalo na dito sa ating hearing. Opo. Language, for one. Ano po? Si Salvador Panelo po ang kanyang tumatayong lawyer ngayon. Will he have the personality to actually answer for the president at any given time? Wala po, no, dahil nandito lang po si Attorney Panelo upang magbigay lang ng advice, no, ang legal advice sa ating dating pangulo para malaman din ng ating pangulo kanya mga karapatan, although abogado si Presidente Duterte. Itinalaga niya bilang kanyang legal advisor si Attorney Panelo. So, kailangan bigyan lang niya ng advice ang dating Pangulo, lalong-lalo na sa kanya mga legal na karapatan. Okay. Let's Pero sa pagsagot, dito sa komite, hayaan po natin na dating Pangulo ang sumagot at magbigay ng statement, lalong-lalo na kung anong nangyari dun sa nakaraang administrasyon kontra droga. One minor concern, ano. Meron na po bang listahan ngayon? May mga nagpalista na ba on sa list ng interpellators? Marami na po ng mga congressmen na nagpalista, na andyan po yung ating mga chairman, syempre, magtatanong. Na andyan sila kung Luis Tro, kung Johnny Pimentel, ako po, kung Paolo Ortega, kung Genicio, at marami po pong iba, no? Dahil maraming ang katanungan na gustong malaman, lalong-lalo na rito sa nangyari noong nakaraang administrasyon. Uunahin po ba nating isa lang ang dating Pangulo? Opo, dahil po siyempre
siya po yung ano eh, siya po yung pinaka main no na guest sa araw na ito. So ayaw din naman natin na mapagod yung dating pangulo. Gusto natin na matapusin tayo pa agad. So malamang siyang unahing tanungin ng ating mga chairman.